rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Kapog dito sa Isay Star TV sa presinto. Nakatuba naman ni Manto si Rigor patungo sa problema nito na ayaw sabihin kung saan pilit naman na inililihim. Habang makailang oras pa ay siyang pagdating naman ni David na sinalubong ni Ramon. Nagalit na galit sa pagkapalpak nga sa kanilang transaksyon dito. Labis naman nakatigim si David ng sermon dahil sa pag-aalala sa kanyang pamilya. Natinimpi naman ang galit upang hindi nga mabuo ang kanyang plano. Sa kabilang banda, nag-iisip naman si David ng susunod niyang plano upang makauwi nga ng tunuyan sa San Dimas at mapigilan na suguri ni Tanggol ang kanyang tatay Rigor para mapigilan na kaguluhan sa kanilang pamilya at hindi na makapekto pa sa kanyang pagpapanggap. Ang gusto naman ipaitindi ni Don Julio kay Ramon ang pakikipag-usap sa kanyang anak na masinsinan at talikuran ang kanyang pinalakihan ng pamilya. Samantala, nag-aalala naman ang buong katrabaho nila Bubbles at Jelly dahil sa malaking chance na pagpapasara sa kasalukuyan nila pinapasukan at nanghihinayang sa dami ng mawawala ng trabaho. Patuloy naman inuusig ng konsensya ni Emo si Tanggol dahil sa kapalpakad niya na nagawa sa kanilang trabaho. Diyan, wala naman magawa si Tanggol sa kanilang sitwasyon na nanararanasan. Napatawag naman si Todd Facundo kay Torulio at inaasahan ang pag-deliver ng mga Montenegro sa kalakad na pinili nga ng mga kabalyero sa kabilang banda. Ikinagalit naman ni Don Facundo ang palad niya ang pag-alis ni Pablo at tuwalan nga na atensyon sa kanilang negosyo. Habang nakarating na rin si Rigor at Mando sa pwesto ng kanila pagkakainal. Subalit, hindi pa rin malis sa isip ni Mando ang pag-aalala sa kakaibang kinikilos ni Rigor at naghihintay nga lang ito na may sabihin ang kanyang kumpare. Naasalubong naman ni Chairman si Marites at kinumpirma ang pagdadala nga ni Rigor ng babae sa kanilang bahay. Saat, pinapalahan na naman ni Chairman ang mga kasong kainat na ni Rigor kung sakaling nga may magreklamo na miyembro ng isa sa kanilang pamilya. Tanging napatulala na nga lang si Marites sa kanyang narinig buwat kay Chairman. Samantala, inaalala naman ni Tanggol ang pagkawala nga ng trabaho ng iba nilang kasama dahil sa kanyang kapalpakan at tinangako nga sa kanyang sarili na gagawa nga ito ng paraan.